another ano na naman, another tuklap na naman nito. Tutuklapin namin to para medyo sumingaw. Tapos mga bandang hapon siguro, kasi sa umaga magsisetting na naman kami dito. Iseset na naman namin yung ating mga kabilya dito. Kakagalawan, isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. At isang napakagandang araw na naman nga po. Hayaan nyo po akong i-share sa inyo ang munting update po sa ating pagpapagawa ng ating munting bahay. At kung mapapansin nyo, kakatapos lang po namin, nag-beam na po kami. At hayaan nyo po akong magbahagi sa inyo ng kaunting idea para kung sakali po kayong, kayo ay nagbabalak din na the future, ano, magtayo kayo ng sarili niyong bahay o at least mapagpulutan niyo man lang po ng aral at inspirasyon. Mapapansin niyo po mga kagalawan, ang ginagawa nating bahay ay talaga pong hindi natin nagtitipid tayo, pero hindi nga po natin isasakripisyo, sabi ko, yung tibay at kalidad po ng pagkakagawa. Kaya nga po, kung atin pong titignan ay naka-beam po yan. Dahil sa dami na nga po ng ano, ha, naka-experience na kami ng lindol dito sa amin, sa Bohol. Bagyo, napaka-ano po, napakarami na ng kalamidad na mapanira. Kaya kung tayo po ay magtatayo ng bahay, pinaka-importante po dyan ay i-make sure po natin na ang gagawin natin bahay ay matibay po para syempre sa safety ng titira ng ating pamilya. Ngayon, kung makikita nyo, nag-beam po kami. Sa baba po nyan, may video ako nyan, na-share ko din po, na nag-tie beam po. Naka-tie beam po yung bahay natin, naka-beam. Ha? Kahit sa liit ng bahay natin ginagawa, dapat matibay na matibay po siya. No? Yung bahay, ika nga, na tinatawag natin na typhoon proof at saka earthquake proof na bahay. Ganito po yan. Sa atin pong tie beam ay gumamit po kami ng 12mm na bakal. Apat na 12mm na bakal po yan, ano? Dalawa sa harap, dalawa sa taas at dalawa po syempre sa baba. Okay na po yan sa mga standard na bahay na residential lang, ha? Maliit lang na bahay. Okay na po yung ganyang tie beam. Tapos sa atin naman pong stirrup, stirrup po tawagin itong ring na ito. Sa term ng mga engineer o mga anong tawag dito, mga expert po sa construction, ito po yung tinatawag natin na stirrup. Ganito po yan. Yung tie beam po natin, 12mm, yung ginamit po natin 12mm ay nakabend po yan, ipinasok natin dito, dapat ipinakain sa ating halige para po siguradong matibay. Pagbuhos po niyan, talagang nakaipit po siya sa ating halige to make sure na matibay po. At kung sakali mang may pag-uga, ano, may paggalaw na mangyari, at least hindi po siya agad-agad na mabubunot. Ngayon, ang 12mm po natin ay nakabend po yan. Nagbend po kami dyan ng nasa 10 centimeters para sigurado yung kapit. Target namin dito na linis ng beam na ating magagawa ay ano, nasa 20... Teka. Nasa 20 yung lapad. Yung lapad po, ano? Nasa 20 at saka yung landing po niyan o yung kapal ay nasa 25. Kung nakikita nyo nga po, ano? Nasa 25 po yan, mga kagalawan. Ayan. At sa pagpo-position nga, dapat nasa gitna po siya, no? Nasa gitna yung ating kinaka bakal. Ipapalaman natin sa gitna ng buhos natin na semento. Ngayon, sa semento po, kung makikita nyo, yung portion na ito ay hindi po namin yan tinapos. Kasi nga, preparation po yan sa pagbubuhos para hindi po matapon, ano? Hindi muna namin tinapos. Preparation po yan dito. Pagdudugtong na naman, kapag ka magbibim kami dito sa portion na to, sa kabila. Etong portion na to ay ito po yung ating firewall. Magbibim po kami dito. Ganitong sukat pa rin sa beam na ginagawa natin. Pagkatapos po ng beam, mag-extend po tayo dito ng mga 1.5
meters pa. Magpapile pa po tayo ng hollow blocks dito. Ito po yung ating firewall, mga kagalawan. Ngayon, balik po tayo rito. Sa 20 by 25 nga po na beam ng ating bahay, siguraduhin po natin nasa gitna po yung ating bakal. Importante na dapat nating tatan. Kasi nga po, may tinatawag tayo na ano, dapat nagme-maintain tayo ng mga 2 inches. 2 inches dito sa gilid, at least 2 inches din po dito. Bahalang mas ano ha, mas malapad, mag-minimum tayo ng 2 inches. 2 inches din po dito sa taas, 2 inches din po dapat yung contact dito sa baba. Bakit po? Kasi mga kagalawan, may tinatawag nga po tayo sa term na naman ng mga engineer, concrete cover. Napaka-importante po ng tinatawag nating concrete cover kasi dapat checkin natin na tamang-tama na balot maigi ng ating concrete o simento yung bakal para po maiwasan yung patuloy po na pagkalawang nito. Kasi kung manipis yung cover natin, konting paggalaw, ano, magkakaroon po ng pag-crack, lilitaw po yung ating bakal at magkakaroon po ng ganito, kalawang. Pagpasensya nyo na, ano, dahil sa ano ng trabaho natin, syempre nabababad yung bakal. Nagkakaroon po siya ng minimal na pagkalawang. At ngayon, para sa akin, okay lang po yan kasi pagka yan na ano ng semento, didissolve niya po yung ganito na klase ng kalawang. Inabot, kaya wala tayong magagawa. Napaka matrabaho na rin kapag magpupunas pa tayo rust converter. So okay na po yan, mga kagalawan. Tapos yung isa din po, maliban sa concrete cover, sa stirrup naman natin, dito po sa distansya po tayo dito ng mga nasa ano yan, 5 centimeters. Hindi ko na susukatin. Basta nasa 5 yan, estimated namin. Tapos dito nagtiten kami. 10 hanggang ano po yan dito. Nasa 4 na stirrup po yan, ano? Na ang distance po ay 10 centimeters. Pero 5 po galing dito sa pinakabakal ng ating halige. Bakit? Kasi nga po, napaka ano din po niyan ha, importante na sa bandang halige natin, ito po yung pinaka magkikerry ng tinatawag natin na load. Kaya dapat daw po, mga kagalawan, ano yan, yung contact, yung bakal natin, yung distansya ng bakal natin dyan ay ano po yan, medyo magkakadikit. Tapos, pagkatapos ng pang-apat natin na stirrup o kabilya, ano? 10mm pala yung size nito. 10mm. Ngayon, pagkatapos po niyan ay didistansya na naman po tayo ng 20. Mga nasa 20. Estimated lang po kasi ito at yan nga po ay ano pa nga po, ano, pero pasok po yan. Dapat nasa 20 para hindi naman ganun ka ano, aksaya sa bakal, ano? 20 po yan hanggang doon. Tapos pagka malapit ka na naman sa halige, ganun na naman po yung aming ginagawa. Apat na naman po na 10 centimeter yung distansya o yung layo. Tapos yung pinaka dikit 5mm po yan, mga kagalawan. Yan po yung ginawa namin dito sa beam. At bukas nga po, another tuklap na naman ito. Tutuklapin namin to para medyo sumingaw. Tapos mga bandang hapon siguro, kasi sa umaga magsisetting na naman kami dito. Iseset na naman namin yung ating mga kabilya dito. Pagkatapos ng setting ng ating kabilya, ano, para sa ating beam, ay another na naman balot ng formworks. At kung papansin ninyo, yung ating formworks, ano, yung forma natin, yung ginamit natin dyan ay 1/4 po ang kapal na ano, marine plywood. Bumili ako, napilitan na akong bumili ng bago kasi yung beam natin mas maganda na malinis yung finish ng beam, ano, konting kung meron man tayong anong tawag dyan, tatapalan o anong tawag dyan, hahabulin, at least konti na lang po. Kasi yung ginamit ko sa ating halige, hindi ko po na-share ngayon sa inyo, yung ginamit natin dyan sa halige ay puro ano lang po yun, mga lumang plywood na pinagbabaklas natin galing po sa ating lumang bahay. Yun po yung ginamit ko, yung plywood. Ngayon sa, dahil nga po nababasa, inaabot din kami ng ulan habang kami nagtatrabaho. Nangyari po ay medyo talagang ano na, yung plywood natin ay naiba na, ano, nagkandatuklapan na. At para sa akin ay hindi na nga rin, ano, hindi na rin po siya conducive o hindi na rin po siya magandang gamitin
para po sa forma ng ating beam. Kaya talagang napapalit tayo ng bago. Bumili ako ng 4 na piraso na marine plywood, 1/4 ang thickness at yan po ang ginamit natin sa ating beam. So yun lamang po, at least kahit papano, kahit sa kabila nga po na ako ay busy, pagpapatid ninyo no? Sa mga usaping sasakyan natin, talagang babawi po ako sa inyo niyan pagka natapos na, kasi focus po ako dito at ginagawan ko po ng paraan na kahit papano, kahit hindi man sa sasakyan, sa lahat ng bagay nga po na pwede natin magamit sa ating buhay, at least nakakapagbahagi po ako sa inyo. Kaunting-kaunting kaalaman naman po sa aking mga pinagkagagawa, mga kagalawan. Ano? Yan lamang siguro sa ngayon. Tangad ko, kung nasa mga kayong bahagi ng mundo, sana ay maging ligtas kayo palagi at patnubayan kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa. Ito ang inyong kagalawang si Arman at nagsasabi sa inyo, kung kayo ay bago sa channel na ito at kayo mahilig sa mga ganitong klaseng content, marami po kayo mapupulot na aral dito. Please hit subscribe, mag-like po kayo ng ating, kung nagustuhan nyo yung ating video, like nyo po. At mag-comment po kayo sa baba kung sakasakaling may mga bagay kayo, may mga topic kayo na gustong pag-usapan, at gagawan po natin ng paraan. Hanggat kaya ko nga po sagutin sa channel na ito, gagawan po natin yan ng paraan at sasagutin ko po alang-alang sa inyo para po sa ating reference, kumbaga, para sa future, sa buhay natin. Maraming salamat mga kagalawan. Hanggang sa muli. God bless us all.